guys, welcome back again to our channel. If you haven't subscribed again in our channel, please do consider subscribing. Please do like this video, share to your friends, and do comment down below para sa mga katanungan nyo. Don't forget also guys to like our page on Facebook kasi doon ako nagsasagot ng ilang mga katanungan nyo regarding sa aming mga alaga guys. Ayan, nakikita nyo sa aming title down below. Yung nakaraang video ko nga pala, hindi kami nakapagtapos ng pag-yard update. We are giving up our native chicken para i-priority na muna yung aming mga shamu kasi alam nyo naman guys, yung area namin medyo konti lang or medyo maliit lang. And don't worry guys, kasi yung kukuha ng aming mga native chicken, hindi naman like bibilhin nila doc, pero doon na muna namin nilalagay. Or sila na muna mag-aalaga, tapos pa-iitlogin, and then incubate until doon. Yun na yung process. And ayan, papakita namin sa inyo kasi nandito na yung kukuha. Sila bayaw lang din. At saka si Gunggong lang din yung kukuha dito. Ngayon lang din sila dumating, and ayan, kukunin natin para pagdating sa kanila, mabreed na rin nila. And actually na, purga na namin sila kagabi. So ayan guys, papakita ko sa inyo kasi konti lang din naman yung native namin. Mga nasa siyam to sampu lang siguro, pero hindi na siguro aabot doon kasi merong ilan na naglilimlim pa dito, and iiwan na muna namin para matapos. And then siguro later on, ayan, tingnan natin kung baka ipahabol na lang din namin. So ayan guys, let's go! Ito si Peter again. So sila yung kukuha ng mga native natin. So napakaraming karton ng dilanalina. Tapos yung mga ilan dito na mga shamu guys, yun na lang yung matitira, of course. Nga pala guys, magdadala rin sila ng broadcock kasi nga wala din silang maaasahan dun na broadcock. Pero yung papadala na muna namin is si Zoro na muna. Ayun yung nang dun. Kasi itong dalawa is ipupurgahin na muna namin and siguro baka liguin pa namin bago namin ilagay dun para at least condition din. And alam natin yung ating mga alaga dun na may similya talaga yung mga itlog nila kinalaunan. Tsaka yung ito, ito yung isa guys. So bali tatlo din yung ipapadala namin doon. So yung mauuna is si Zoro na muna. Yung mga ilang matitira dito guys, ishamo na lang talaga. Ayan, makikita nyo yung mga giant breeds natin. Nga pala, featuring Gunggong. A few minutes later. So ayan guys, bali siguro apat yung mga nangingitlog, tapos bali tatlong karton or anim ata yung hindi nangingitlog. So ayan, yun doon nila kinarga. So ayan, so nakahilera na. So yan yung kanilang nilagyan para at least din guys secure sa init din yung mga alaga natin. And then all the time din naman titingnan din naman nila kung ano na yung sitwasyon sa loob ng mga alaga para at least makasure tayo na hindi din sila namatay. Kasi nga mainit din siya talaga. So eto guys, si Zoro guys, dadalhin din nila kasi nga wala din silang lalaki doon. Ayan. Yung dalawa na lang yung ano. So si Zoro na lang, hawakan na lang ni Pitpit kasi okay lang din naman si Zoro hawakan. Medyo maamo naman siya. So ayun na guys, yung ating mga alaga and then yung mga ilang natira dito, ishamo na lang guys. So ayun guys, aalis na sila and then mamaya siguro guys bisitahin na lang natin doon mamayang hapon. So ayan, na-instruction na din namin sila kung pagdating doon, anong gawin. So, ayan na guys, okay na. Goodbye, mga kanukis! Ayan si Zoro guys. So, ayan guys, dadalhin na nila yung mga alaga natin and bisitahin natin mamaya doon, kanila doc, yung sitwasyon ng alaga. Yun lang, kinapos. Bye guys! So, ayan. Ready na. So ayun
guys, finally nakuha na nila yung manok kasi matagal na rin namin yun gusto na makuha nila. Pero naging busy lang din. Pero sa ngayon, ayan, mapapriority na rin natin yung ating mga alagang shamu dito. At least ngayon makakahinga na yung ating yard sa mga native. And yung mga ilan din dito na mga shamu guys na broadcock is plano din namin dun ilagay kay Doc kasi nga isa lang din naman yun si Zoro, so baka sakaling walang mga similya, so magpapadala ulit tayo na siguro dalawang broadcock, so bari tatlong broadcock para at least doon makatulong din para lahat ng itlog kung sakali man is meron talagang similya each one of it. So ayun guys, manananghalian na muna kami and balik kami later. At the same time, baka makapunta tayo kanila Doc mamaya and update ko rin sa inyo yung sitwasyon ng ating mga alaga na pinadala ngayon-ngayon lang. So ayun guys, mamaya na lang and magbabalik kami kasi manananghalian na muna kami. So ayun guys, bye-bye! Hi guys, ayan, medyo hapon na guys and hindi pa kami nakakapunta kanila Doc. Magro-rotate na muna ako ng mga itlog sa incubator and then papabawasin ko muna si Gigi kasi yun yung ginagawa ko din every hapon or morning sa kanya. Papakita ko na muna sa inyo yung pag-rotate ko ng mga itlog at the same time yung mga ilang sisiw na nandito lang sa bahay namin. Hindi pa namin nilagay dun sa brooder kasi napaka-sensitive talaga guys ng mga sisiw. So hinayaan na muna namin sila dito siguro for 1 week or 2 weeks. And then bago namin ilagay sa brooder. So ito yung incubator na maliit guys. At ito naman yung sinasabi ko ng mga alaga namin. Ayan, meron silang pagkainan dito. At meron silang tubig dito. Ayan guys, yung tubig nila. So sinapinan ko lang ng cloth para yung basa absorb lang ng cloth. Pero hindi ata kinaya. So papalitan ko ulit yan mamaya. Kaninang umaga pinalitan ko ng dyaryo guys. Tapos ngayon ganyan na yung itsura nila. Ang dami ng ipot ulit. Tapos nakalagay na rin yung bulb niya. So lalagyan namin yan bago kami umalis. Mag-rotate na muna tayo ng itlog guys dito sa ating incubator. Ito rin guys, ito yung nilalagay para sa sensor nung incubator natin para malaman nung thermostat kung ano na nga ba yung temperature sa loob ng incubator natin. Tapos meron din tubig. Meron pang iilan guys na may butas na din. Ayan, meron na rin sila mga, ayan guys oh. Ayan, hindi nyo lang masyadong makita pero ayan, meron na siyang mga tik-tik. So, meron ng iilan din dito siguro mamaya pagbalik natin na makalabas. Ayan guys, meron pang isa. Eto, so ayun guys, yung pag-rotate ko every morning, afternoon, tsaka gabi. So, ayan, magpapabawas na muna ako kay Gigi guys, para makapunta na rin kami kinala Doc. So, ayan na nga pala si Gigi guys, oh. Ayan, pag nakikita niyo yung leash na to, talagang aligaga siya. And lalagyan na natin siya ng leash. So, naka-leash na siya. And, tanggalin natin to. Eto, teka lang. Okay, so, ayun, let's go guys. Ayan, napakabigat. Mabigat masyado to si Gigi guys. Okay, wait, G, wait, wait. So, ayan guys, sa wakas, nagpupo na rin tong babaeng to. So, ayun, tapos na. Let's go, nanak. Come. Iinom ito ng tubig. So, kung natin yung tubig. Ayan. Iinom at iinom talaga yan, guys. So, hugasan ko na muna yung kanyang mga paw, guys. Para pwede ko na siyang iakyat dun sa terrace natin. So, mamaya na lang, guys. See ya. A few moments later. So, ayan, guys. Bago kami umalis, lalagyan na lang muna namin ng pagkain. Para mamaya, at least hindi na rin tayo maglagay. Aalis na kami and may iwan na muna si Gigi. Ayun, dyan namin siya nilalagay guys kapag aalis kami tuwing hapon. So mamaya na lang ulit dun siya sa kwarto matutulog. So ayun guys, goodbye and see you there guys. Ayun si partner guys, walang gupit, pagpasensyahan nyo na. So bye guys. A few minutes later. So ayun guys, nandito na tayo sa yard ni Doc and medyo maingay yung mga aso. So, medyo ginabi na tayo, pero ayan, titingnan pa rin natin yung ating mga alaga dito na pinadala kanina. So, ayan guys, tingnan natin. So, ayan guys, pasensya na kung medyo madilim. Meron din silang kambing dito guys, oh. Nandito sila guys, ayun siya. Nilagyan nila ng lupa kasi ang nangyari, lulusot dito sa baba or kakaykay sila. So, tama nga naman, nalagyan dapat talaga ng lupa sa ilalim. So, yun yung iba guys, oh. Hindi pa kasi sila sanay.
gawa nung hindi sila taga dito. So, bago pa lang sa kanila yung yard. Kaya, ayan yung nangyayari din talaga, guys, kapag bagong lipat. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na shamo nila. Ayan, nandito sila, guys. Ayan si Zoro, guys. Buti at nakakahapon siya or nakakasampa din siya. Pero, okay naman din yung paa ni Zoro. So, ayan, guys, nahirapan sila. Pit-pit. Ayan yung isa, guys. Oh, ayun. Ayan, pumasok na. So, ayun, nakapasok na sila. Ginawan lang ng paraan nila Peter kasi yung iba, guys, ayan, tulad niya, napakadami nila. So, parang yung kahoy is bumababa din. So, lagyan nila daw ng isa pa para patungan nila. So, si Zoro, guys, siya lang mag-isa dito. Ang dami pala mabay. 2, 4, 6, 8, 10. So, 10 din pala yung napadala natin kanina. Yung iba, guys, nilagyan lang nila Peter doon ng sampahan nila. Okay na yung mga alaga, guys. And meron na daw ng itlog kanina na isa, sabi ni Peter. Presenting to you, my pamangkin, Pauline. She's eating a banana. So, ayan, kain tayo, guys. It's a banana. Banana for life. Ayan, I love you. So, ayan, guys, tapos na tayo na nagbisita sa ating mga alaga kanina. So, nakita nyo naman. Okay na yung mga alaga natin dito. Rason kung bakit namin ginive up. Kasi nga guys, yung area namin is medyo ang dami ng alaga. And then gusto na muna namin shamu. And hindi naman sa binenta namin or mag-stop na kami sa pag-native. So ang ginawa lang namin is pinahinga na muna namin talaga totally yung area namin. Kasi before nagpahinga lang kami sa fattening ng mga chicken. So yun, mag-focus na muna kami sa shamu sa ngayon. Para at least, ayan, makapag-share din tayo, makapagbahagi din tayo sa iba pa nating mga kakilala or mga friends or sa iba pang tao dito sa Pilipinas. So, ayan guys, thank you again for watching and please do good everybody. And if you haven't subscribed again, please do consider subscribing. Please do like this video, share to your friends and do comment down below para sa mga katanungan nyo. Don't forget also guys to like our page on Facebook. Kasi again guys, dun ako nagsasagot kung meron pa kayong mga katanungan regarding sa aming mga alaga. Thank you again. Peace out everybody. Goodbye!